Magandang umaga sa atin mga ka-construction, mga kasamsrak. Nandito tayo sa may isang banda ito pare. Ramos. Ramos Bridge. Meron tayong gagawing isang tulay dito pero ipapakita ko sa inyo mga ka-construction. Bali damuhan pa. Damuhan ito, may gagawin tayong tulay dito na isa. So ito yung pinanggalingan din natin. Medyo mahirap yata yung daan dito pagka tag-ulan. So kumbaga in-inspect lang namin itong daanan para makita namin kung paano mag-mobilize ng equipment dito. Kasi dito po sa nakikita nyo sa kinatatayuan ng mga construction natin dito, dito tatayo yung tulay. So may ginawa ritong bakal pero wala to. Yan po makikita nyo mga kahoy na siya. Naging existing bridge ba to, Engineer Roger? Or dating? Ah, dati. Pero pinabayaan na. So this bridge was years ago na hindi na talaga nagagamit. Oh, makikita nyo po hanggang doon. So maraming madidemolish na namang bakal. Mukhang pakiatin natin to para maipakit. Ayan po. Tumuntong na po tayo rito sa ibabaw niya mga ka-construction para makita nyo kung ano yung tsura niya. So ayan po siya. Oh, nakikita nyo ito po. Dati raw dinadaanan ito pero sa tagal ng panahon na nasira na yung mga kahoy niya. So ito yung i-replace natin. Papalitan natin ito ng bagong bridge. Yun, kukonek doon. Mamaya matanong natin sa mga taga-planning kung saan ba papunta ang kalsada na to. Kasi wala naman, oh, taniman naman ng mais kung saan ba yung tumbok nito. So bali kung titignan parang maliit siya na ilog. Pero syempre pag tag-ulan kasi lumalaki ito. So ito isa yung gagawin nating tulay dito. Isa 30.5 meters yung bridge. Still girder po yung gagamitin dito. So ayun, may pre-flowing na tubig pala doon. So hindi tayo mahirap pang makakuha ng iinumin dyan. Pang tubig nung iluluto ng pagkain ng mga tao natin. So tara doon sa bandaroon para makita natin. Medyo delikado lang ito. Baka mamaya mahulog tayo rito. Tumutungtong tayo rito sa may bridge. So ayan po. Wala na, matagal na to. Parang panahon pa ng hapon ito. Panahon pa yata ni Limahong ito. Wasak-wasak na yung mga kahoy niya. Eh, kaya naman pala talagang subject for replacement na ito. Napakadelikado nito. Baka mamaya biglang magkamali tayo or mahilo tayo rito at mahulog tayo sa ibaba. Ayun po si Mr. Si Engineer Garingan. Yung tubig po ang pinipicture. Siguro ipapakita sa madlang people kung gaano kayaman ng tubig dito. So, kagaya rin ng mga ibang bridge na project natin, una muna isa demolition bago more pile. Magdi-demolish muna tayo rito. Kasi dito rin na uupo yung more pile natin eh. So yung gagawin natin isa mas mahaba kaysa dito. So malamang ang approach natin isa hindi pa kasi makikita mga ka-construction, mga kasamsrak at gawa ng dahon-dahon pa siya. So tara na, bumalik tayo at mainit na rin. So tingnan nyo naman, wala nang makikita rito sa bridge na ito. Para namang panahon pa ni Limahong itong bridge na ito. So mga kuapre, may 15 years ago. Oo, yan po. Nagsasalita si Mr. Engineer Garingan. Oh. 10 years ago kasi ditabuan bridge ito. Ditabuan bridge ito. Ditabuan? So,
15 years ago na itong bridge na ito. Nasa planning pa lang ako minun. Ibig sabihin, hindi noong panahon ni Limahong. Kasi wasak-wasak na yung mga kahoy niya, oh. Tingnan mo naman, oh. Talagang restoration talaga. Ano dyan pa rin ang sa ating project? Manutiwa, 3 times 46 Magkano yung may additional na kamo rito para sa approach? 20 million. 20 million. Part of augmentation 'yon. Kasi mas maganda na merong pundo 'yon para ito yung mauna. Dito itap no para makapasok yung trailer natin dito. Gagawa na lang ng bueltahan dito. I-assistik na lang natin. Ito lang yung priority. Oo. PCCP, bro. Oo, PCCP ang yun dapat yun ang priority. Kasi paano tayong makapunta rito kung gagawa ng tulay kung yung daan naman hindi naman accessible pa. Although accessible sa service. 140 lang ato eh. Kaya dyan So pinag-uusapan po namin mga ka-construction kasi ito talaga uulan lang ng konti ito, hindi makakapasok. Tsaka syempre mga truck natin is malalaki. Yung trailer na magdi-deliver ng steel girder, paano namin magagawa ito kung kwanso, itong kung hindi naman maiayos itong kalsada. So siguro pag-uusapan sa planning at sa engineering office kung pwede yung suggestion, total may augmentation naman ito para itong daan muna para maka-access naman kami. Kasi makikita nyo naman, okay yung sa mga pick-up natin, makakapasok. Pero sa mga truck natin na magdi-deliver ng mga gamit is medyo alanganin. Although siguro, total... Kung meron namang pondo, pwede kaming nagbo-bore pile na rin. Pero prioritize ito. Total, meron namang augmentation na fund yan. Di, at least ma... Yung 14.5 million dito na. Kaya nga, para at least mas mauna ito para maka-access naman yung... Kasi yung bore pile, di i-remedyo na lang na hilain yung percussion. Para siya na yung pupunta muna rito na habang nagbubutas. Total, tayo yung augmentation. Kung mabali mo ba ito niya? Oo. Alam mo, sa balaman niya, contractor pa lang, ganun na lang. Para mag-assistik tayo dito na yung yung assistik dito. Total, so, dito na lang muna tayo makaka-construction ulit at nabisita lang naman ito. Binisita lang naman namin kasi magkakaroon na ng NTP. Or notice to proceed yung project by April 5. Na ngayon? April 1. So, 4 na araw na lang. So, kailangan namin mapasyalan talaga. At nang sa ganun, makagawa kami ng plano sa mobilize, pag-mobilize namin ng equipment. So, bye-bye muna mga ka-construction. Kita-kita na lang tayo ulit.